Praise the Lord. Isa pong mapagpalang gabi sa inyo pong lahat at welcome po muli sa ating Region 2A Empowerment sa ating series study on the Book of Revelation. At ngayon po ay narito na tayo sa chapter 9. Halos tayo po ay nasa kalahati na ng ating pag-aaral. Bago po ang lahat, tayo po muna ay umuko at pumikit at humingi po tayo ng gabay at patnubay sa ating pong banal na espiritu na nasa ating kalagitnaan. Hallelujah! Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We welcome you in this place. You are our teacher, our programmer sa aming pong pag-aaral na ito. Panginoon, ang aming pong panalangin ay huwag makasingit ang kaaway sa aming pag-aaral ngayong gabi. Hayaan mo, Panginoon, na linisin mo ang aming mga buhay, ang aming mga puso, at gawin kaming karapat dapat, Panginoon, upang paglagyan ng napakayaman na iyong kapahayagan, at higit sa lahat ay maitanim sa puso namin ang iyong salita upang mabago ang aming buhay at kami po ay maglingkod ng tunay sa iyo pong banal na pangalan. Salamat po ng marami at itinitiwala po namin sa iyo ang aming pong pag-aaral ngayong gabi at alam po namin at tinatanggap namin ang katotohanan kung wala ka po sa amin, wala kaming magagawa. Kaya patuloy kang malugod, maluwalhati at masamba, madakila, maitaas sa aming kalagitnaan habang maingat namin sa iyong binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, kaluwalhatian sa matamis at makapangyari ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po, para po sa ating recap, sapagkat ito ay karugtong na tinatawag nating seven trumpets. Ano po? Sapagkat ito po ay inirelease nung chapter 8 po. At sabi natin, ito ay pitong seven trumpets. Kaya na-release na po yung apat. At ngayon po, sa chapter 9, ay pag-aralan natin yung natitirang tatlo. At ang sabi po doon, makikita natin, to give us a recap kung ano po yung nangyari doon sa apat na trumpet. Sa first trumpet, nagsimula po sa chapter verse 7 ng chapter 8, makikita natin sa buong apat na chapter ay laging one-third ano po ang naapektuhan ng tinatawag na iyon na sabi nga po ay wrath of God. Ito na po yung pasimula. Sabi nga po nila ay ito na raw po yung second na 3.5. Ano ho? Talagang great tribulation period wherein God will pour out His wrath. Ano po? Yung kanyang, sabi nga po, yung sinasabi ng Bible, vengeance is mine. Ano po? Kaya ngayon po ay natunghayan natin yung first part po ng seven trumpets na yon. At ang first trumpet po, ayon sa verse 7, one-third of the earth burned up, one-third of the trees burned up, and all green grass burned up. Kaya kung mapapansin natin, yung kalupuan ay in-struck. Ano po? At siguro po, ito po yung sabi nga natin, ay karugtong po ng seven seals. Ano po? Kaya makikita ko natin, ay sabi nga po ng iba, mamaya po, sasagutin natin yung isang tanong. Kaya yun po yung nangyari sa tinatawag na first trumpet na kung saan ang naapektuhan ay yung kalupaan. Doon naman po sa second trumpet, nung ito po ay, sabi nga po, ay binlo yung second trumpet, ito naman po ay one-third of the sea becomes blood. At alam natin, ito po ay nangyari ng panahon ni Moses. Ano po? At makita natin, hindi lang po yun. One-third of the sea life is killed and one-third of sea vessels are destroyed. Yung pong mga kabarkuhan, ano po, ay nasira. One-third din po yun. Can you imagine? Sabi nga po ay yung kalupaan, ano po, apektado sa outpouring of God's wrath. And then pagkatapos po doon, sabi ay even the sea, one-third of it, ano po, were affected. Ano po, doon sa pinadalahong plagues na iyon ng atin pong Panginoon. Kaya ang sabi nila, ito daw po ay maaaring comet na sabi nga po ay bumagsak, ano po, doon sa karagatan. Kaya makikita ho natin yung malaking, sabi nga po ay epekto nito sa buong karagatan. Ano po, sumunod po sa ating third trumpet. Yan po ay nasa verses 10 to 11. One-third of all the fresh waters becomes bitter and many
die. Sa marami ang namatay. Ano po? Sabi ngayon, sapagkat ito ho ay yung wormwood, bitter. Lahat ng umiinom ng tubig, can you imagine? Wala ka nang makain ng gulay, wala ka nang magain sa karagatan, wala ka pang mainom. Sapagkat ang titirahin po dito ay yung water reservoir. Ano po? Natural, wala ka nang makain, eh tubig na lang. Pero nakakalungkot po, sapagkat doon, sa 7 taong kapigatian, mararanasan yung tinatawag na, sabi nga po, ay malalason sila sa kanilang iinumin. Ito ho, ang maaapektuhan nito ay yung mga, sabi nga po, streams, ano po, yung pong mga rivers, ano ho, yan ho ay maaapektuhan dito sa pag-blow ng third trumpet. Kaya ang sabi doon ay yung mga ilog, ayan ho, mga water reservoir, ang maaapektuhan sa pangatlong trumpet. And then the fourth one, 1/3 of the sun, moon, and stars do not shine. Can you imagine? Wala ka nang makain, ang dilim-dilim pa. Ano ho? Sabi ho doon, in-struck yung 1/3 of the sun, the moon, and the stars do not shine. All sources are darkened by 1/3. Ibig sabihin, pati ho yung heavenlies are being affected. Bakit po kaya? Sabi nung iba, maaaring ito daw po ay yung tinatawag na, sabi nga ay yung mga nuclear weapons. Kaya po, maaaring naapektuhan ito pong mga kalangitan natin. The sun, the moon, the stars, and even the sky are being affected. Ano po, mangyayari sa 7 taong kapigatian, wala, sabi nga po ay darkened, napakadilim. Ano ho, alam naman ho natin, brown out nga lamang ho, tayo ay nagmamaktol na, naiinis na. Pero iyon ay mangyayari doon sa tinatawag nating 7 trumpets. Ano po, yun ho yung 4 na trumpets na ibinuhos ng Diyos dito po sa kalupaan. Kaya kung mapapansin ho natin, the first 4 seals and the first 4 trumpets presented as, sabi nga, judgment directed against the earth. Ano po? Kaya ang apektado ay kalupaan. Ano ho? At makikita ho natin, in the first 4 seals, these were the 4 horsemen bringing tyranny, war, famine, death on the earth. Doon pala ho, introduction yun. At pagdating naman doon sa 4 na trumpeta, makikita ho natin yung vegetations, yung karagatan, fresh waters, skies are being affected na po. Kaya makita ho natin sa last na talata, ano ho, ng chapter 8, ano ho, ng pagboblo, bago iblo po yung 3 natitira, ang sabi ho nung anghel, whoa, whoa, whoa. Ibig kong sabihin ay isang senyales na higit na malupit ang mararanasan ng tao sa lupa doon sa 7 taong kapigatian sa darating na 3 pagtunog ng trompetang iyon. At iyon po ang ating pag-aaralan. Bago ang lahat, ay meron nung nagtanong sa akin na ito bang tinatawag na 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls, yan ba ay chronological, ano po, o tinatawag na nag-a-occur yan simultaneously. Ano po, mahirap pong tukuyin kung yan po ay sunod-sunod, ano po. Pero sa ating pinag-aaralan sa banal na kasulatan, ay yung mga nababasa natin per chapter, yan po ay hindi sunod-sunod. Pwede yung sunod-sunod yung tinatawag na 7 seals, trumpets, and bowls, sapagkat makikita natin yung intensity, ano po, ng paghihirap ng tao, ano po, na talagang ang intensyon. Ang tinitingnan po natin, dun po sa 7 seals, pinayagan ng Diyos. Doon sa chapter 8, pinayagan ng Diyos. Lahat pong ito'y pinayagan ng Diyos. Ano po? Bakit? Sapagkat yun ang gusto ng tao. Sige, dahil ayaw nilang mag-repent. Kaya po, maaring pagdating ho ng ibang mga chapter pa natin, makikita ho natin na hindi ho siya talaga sunod-sunod. Pero I believe, pagdating ho ng chapter 19, 20, 21, 22, yan ho ay makikita natin sunod-sunod na po na iyan ang mangyayari. Now, balikan po natin. Ngayon po ay pag-aralan natin ang Revelation chapter 9. Ang title ko ho, The Invasion of Demons on Earth. Alam niyo po, parang scary. Ano po, kapag panonoodin natin sa pelikula, nakakatakot na senaryo. At pag ito ho ay talagang naunawaan natin, tayo ho ay babalikwas at sasabihin natin, Lord, forgive me.
at huwag akong maiwan sa 7 taong kapighatian. Basahin po natin, sapagkat sabi natin ay yung pong last 3 seals focus on the heavens, sapagkat sabi nga yung may cry of martyrs, cosmic disturbances. Nakaranas din po ng kadiliman doon sa chapter 6, sa dulo nun, di ba? Yung panghuli. Ano po? At dito rin po, makikita natin sa tatlong natitirang pagtunog ng trompeta, ano po? Ng pouring of God's wrath, ano po? Sabi ho doon, the last 3 trumpets will speak of hell in terms of the demonic, sabi nga, in terms of demonic powers. Ano po? Kaya medyo kakaiba ito na atin pong pag-aaralan ngayon sa chapter 9. Sapagkat, gusto ko lang hong bigyan ng stress, ano po, ang revelation po is na ito pong judgment na nangyayari sa book of Revelation is real. Totoo po ito. Hindi ito, sabi nga, ay katang-isip. Ito ho ay ipinahayag. Ano po? Ipinahayag na noon pa man kay Daniel. Ano ho? At ito ho ay imuling ipinahayag kay Juan. At ito ho ay sinasabi pa rin po, pinoprophesy. Ano? It was being prophesied by some of the prophets in the Old Testament and even Jesus himself. Ano po? Ito po ay sinalita rin po ni Jesus. Kaya ibig po sabihin, hindi ho nagbibiro ang langit. Mangyayari po ang lahat ng ipinihayag, ang lahat ng nakita ni Juan doon sa kalangitan. Tingnan po natin, doon sa chapter 2 and 3, kung mapapansin po natin, andito pa ho sa lupa yung nakikitang ipinakitang pangitain kay John. Pero pagdating ho ng chapter 4, di ba ang sabi po ni John, I was in the spirit. Meaning to say, pagkatapos ng church, ng rapture, ano po, dinala na siya doon sa langit at ipinakita sa kanya, ano ho, yung mangyayari. Ito ay sinimulan doon sa Revelation chapter 6. At pagkatapos, nagkaroon ng post para ipakita niya na dito sa langit, tayo ay nagkakasiyahan, pero doon naman sa lupa ay nagkakaroon ng sinatawag na outpouring of God's wrath. Kaya mamili po kayo kapag dumating ho yung last 7 years o yung po tinatawag na 1 week doon sa 70 weeks ni Daniel. Ano ho? Saan po kayo? Sa langit o dito sa lupa? Kayo po ang pipili niyan. Ngayon, tingnan natin sa Book of Revelation chapter 9. Yan po. Tingnan natin. Sabi natin, ito pong chapter 9 is so terrible, horrible, and indeed disaster. Sabi ho ng verse 1, the fifth angel sounded, and I saw a star fallen from heaven to the earth. To him was given the key to the bottomless pit. Ayan. Ano ang sabi doon? Sa umpisa pa lamang, yung fifth angel sounded, pinatunog ang trompeta, at ang sabi niya, nakita ko. Ang nagsasalita po ay walang iba kung hindi si Juan. I saw, ano ho, ibig sabihin, nakita niya mismo. I saw a star fallen from heaven to earth. Nakita ko mula sa langit ay, sabi nga po, ay bumagsak ang isang star. I saw a fallen star. Sa Bible po, sino ho yung sinasabi nating fallen star? Ano ho? Basahin ho natin ang Isaiah, sabi ho yan, 14 verse 12. Makita ho natin, ito ho ay si Satan. How you have fallen from heaven. Tingnan niyo ho. How you have fallen from heaven, morning star. Ang tawag sa kanya pala ay morning star. Son of the dawn. You have been cast down to the earth. You who once laid low the nations. Ano po? Yan ho ay Isaiah 14:12. Meron din ho niyan sa aklat ng Ezekiel na ang tawag ho sa kanya ay yung star. At alam ho natin, isa lang naman talaga po ang bumagsak, ano po, ang fallen star. At nasabi nga po ay fallen angel. Wala pong iba kung hindi si Satan. Ano po? Kaya makikita ho natin, sabi ho diyan ay, I saw a star fallen from heaven to earth. To him, ano ho yun? To him, tingnan ho natin doon sa Luke 10:18, meron ng version. Sabi ho dyan, sabi ni Jesus, he replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. Binigyan na ho ng pangalan, I saw Satan fall the lightning
from heaven. Ano po? Kaya ibig sabihin, hindi natin alam kung yan talaga ay si Satanas. Pero mamaya sa ibang talata, sasabihin na po, yan ho ay si Satanas. Hindi, sabi nga natin ay, bakit po? Sapagkat sabi nga, sino ba ang bibigyan ng kapangyarihan sa 7 taong kapighatian para sabi nga ay maghagis ng lagim? Ano po? Wala pong iba kundi si Satan. Okay, mamaya makikita ho natin iyan. Kaya, who is the star? We believe, ito ho'y walang iba kung hindi si Lucifer. Kasi titingnan ho natin, ano ho yung difference of the fallen angel, doon po, yung pong hindi binagsak, kundi doon po sa Revelation 20 verse 1, meron din pong anghel na bumaba mula sa langit, bumaba dito sa po, sabi nga, doon sa bottomless pit. Pero magkaiba po iyon. Ano po yung difference nila? Sa Revelation 9 verse 1, ang sabi doon, the devil is, there was a release of agent. At ang agent na ito is evil agent. Pero, et sabi nga ay, ibig pong sabihin ay pinakawalan sa chapter 9. Mga anghel, mga sabi nga po ay evil agent. Ibig sabihin, maaaring ito ho, eh yung tinatawag na one-third fallen angel. Ano po? Pero, sabi natin, ang one-third fallen angel, eh narito po nakasama ni Satan na tayo po ay dinideceive. Ano po? Kaya makikita natin, dinideceive tayo. At meron pa rin pong mga angel, ano po, fallen angel, mas masama, mas wicked, ano po, worse than the demon spirit, ano po, na nagtutukso sa atin. At yan po ay nakita natin sa Book of Genesis chapter 6, yung Nephilim. Ano po? Siguro minsan no, ay mapag-aralan natin iyan. Kaya makikita ko natin, sabi ko doon, ay yung pong sa Revelation chapter 20 na anghel na bumaba, yun naman po ay good agent. Sa Revelation 9 verse 1, ay evil agent po iyon. Mamaya, makikita natin. Pero yung Revelation 20 verse 1, yun know, ay good agent. Sapagkat nilock up niya, ano, pagkatapos itapon si Satanas sa bottomless pit, ano ko, nilock up niya iyon sapagkat pakakawalan si Satanas after 1,000 years. Ano po, pakakawalan siya. Pero dito sa Revelation chapter 9, siya ho ay isang evil agent acting with divine permission. Kaya makikita natin lahat ng demonyong iyan, pinahintulutan ng Diyos. Sapagkat, sabi natin, itong panahon ng 7 taong kapighatian is a day of judgment. Day of the Lord wherein God will pour out His wrath, ano po, sa mga taong sumuway, nagrebelde, at sabi nga, nireject si Jesus. Kaya makikita ho natin. Kaya ang sabi ho doon ay with permission, pinayagan, pinahintulutan. Mamaya ho, magbibigay tayo ng tamang word dyan. Kaya ang sabi ho dyan ay, I saw a fallen star from heaven, and sunod ho, to him, the earth, to him, was given the key to the bottomless pit. Sabi ho doon, ibinigay sa kanya yung susi doon sa bottomless pit. Ano po? Kaya sabi doon, ay ibig sabihin hindi ito espiritu. Tao po ito. Ano ho? Sabi ho doon, sapagkat to him, ano po? Personal pronoun, no? To him was given the key to the bottomless pit. At sinasabi natin sa ibang translation, hindi ho bottomless pit. Ang ginamit ho ay abyss. So, iba hong translation, abyss. Na ang ibig kong sabihin, ano po, yung abyss na yon in Greek word, ando doon daw po yung mga demonyong napakasasama talaga. Higit pa ho sa masama, sa demonyong sabi nga po ay narito sa ating mga himpapawid, higit na masama iyon. Tingnan po natin doon po sa talata ng Luke. Saan yan? Sabi ho doon sa Luke chapter 8 verse 31 na makikita ho natin, kung mababasa po natin yan, pwede nyo basahin mamaya, Luke 8:31, sabi ho doon, nang si Jesus po ay bumaba ng bangka, may nakasalubong siyang nadidemon possess. At nung nakita si Jesus, sabi niya, ano ang gagawin mo sa amin? Siya ho ay nakiusap kay Jesus. Huwag mo kaming itapon, huwag mo kaming dalhin, huwag mo kaming ibalik doon sa pinakamalalim ng ano po ng lupang ito. Na ibig kong sabihin, yun po yung abyss. Ano ho? Huwag mo kaming itapon doon. Ang sabi po doon. Kaya
yung mga demonyong iyon. Actually, bago yun, may mga conversation pa sila eh. Sabi ni Jesus, what is your name? Sabi niya, legions. Pag sinabi nating legions, ang isang legion, ang isang, sabi nga, ay batalyon, yan ho ay 6,000 armies. Can you imagine, ang legion, maraming, sabi, legions eh, isa pa lamang ho, 6,000 yun. Eh, marami ho. I-ano niya lang ho, kung gano'ng karaming demonyo ang pakakawalan sa 7 taong kapighatian. At hindi lang ho, kumbaga, lagyan natin ng normal. Ang normal na demonyo, yung nasa ating paligid ngayon. Kaya sinasabi ng Bible, resist the devil and the devil will flee from you. I-resist mo, kaya mong i-resist. Pero yung demonyo po na pakakawalan in the 7th Great Tribulation period, hindi mo mairi-resist. Ano po? Hindi mo mairi-resist. Hahanapin mo nga ang kamatayan. Hindi ho tatalab ang kamatayan. Mamaya ho, makikita natin. Kaya ang sabi niya, huwag mo kaming dalhin dyan. Sapagkat ang mga demonyo doon, they were locked in chain. Nakalock sila doon. At sa tamang panahon, sila ho ay gagamitin doon ho sa 7 taong kapighatian. Kaya ang sabi doon, the key, even in Jude chapter 6, yan din po ay sinabi, na yung pungsusing iyon ay ibibigay kay Satan upang he is allowed to torment the people living on earth. Binigyan na ng kapahintulatan. Parang sinasabi, sige, gusto niyong paglingkuran ng demonyo, gusto niyong paglingkuran si Satanas, ang God of this world, go ahead! Make your day! Parang ganun eh, anak po. Kaya, ibig sabihin, ngayon, eh may pumipigil sapagkat ang mga anak ng Diyos ay nananalangin for the people to, sabi nga po ay, na lumapit sa Diyos, magtiwala sa Diyos, darating ang araw. Ano po, sabi doon, worst scenario na po iyon. Sapagkat, pakakawalan na yung mga demonyo, worst of worst demons, ano po, ang pakakawalan. Sabi lang, the key will be given to Satan and he will be allowed to torment the people. Now, tingnan natin, verse 2. And he opened the bottomless pit. Ayan po, binuksan. A smoke arose out of the pit like the smoke of a great furnace. So the sun and the air were darkened because of the smoke of the pit. Tingnan po natin, binuksan ang bottomless pit. At nung binuksan po, ang sabi doon, isang napakalaking, ano ho, napakalaking, sabi nga ho, ay usok, ano po, ang kanila pong nakita. Malaking usok. Nung binuksan ito, sabi nga po, ay isang malalim na hukay at may lumabas na makapal na usok tulad ng isang malaking horno. Kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. Can you imagine, lagi po, dun pa lang ho sa chapter 8, meron akong darkness eh. Meron na naman panibagong darkness. At ito, dun ho sa, sabi natin, sa 4th trumpet, ano ho, darkness, because of the, yung nag-darken ang sky, ang sun, ang moon, ang lahat. Ito naman ho, kaya hindi na ho darkened, uusok. Ano, pollution ang darating. Uusok ang sabi po doon. At dahil sa usok na ito, sa makapal na usok na ito, magdidilim ang buong lugar, ang buong mundo. At ang sabi doon, makikita natin, ipalala. Sabi doon, anong nangyari? Of a furnace, so the sun and the air were darkened. Nagdilim ang lahat because of the smoke of the pit. Verse 3. Sabi ho dyan, then out of the smoke, mula ho dun sa usok na yon, locusts came upon the earth, and to them was given power as the scorpions of the earth have power. Ano ang nangyari? Meron daw hong lumabas na locusts. Ang locusts ho, sabi nga makikita ho natin yung picture ng locusts. Ano po? Meron ho tayo diyan, mga picture ng locusts. Hindi ho ito ordinaryong locusts. Sapagkat, bakit hindi ordinaryo? Mamaya ho, i-describe ni John yung kanyang nakita kung ano ang itsura ng locust na ito. Kaya, pero ang sabi doon, obviously, hindi ito natural locust. Sapagkat, makita natin, naalala niyo ba yung Exodus chapter 10? Ano po? Makikita ho natin doon ay meron pong pang 8th plague. Ano po? Yung locust. Ano ho? Yun ho, ordinaryong locust lang.
Pero itong locust na ito na lumabas mula po doon sa bottomless pit na yon, ay kakaibang locust po ito. At ang sabi doon, and to them was given power. May kapangyarihan ang locust na ito. Yung kapangyarihan? Sabi doon ay, they are a visual representation of the hordes of demons loose upon the earth. Pinakawalan sa lupa. Ito pong sabi nga natin ay locust na ito at binigyan ng kapangyarihan. Tingnan natin, verse 4. Sabi ho doon, they were commanded not to harm the grass of the earth or any green thing or any tree. May instruction. Tingnan nyo ho, talagang ibig sabihin ay very specific, detalyado, yung mga ibinibigay. Kasi ho, nung panahon noon kay Daniel, sinasabi pa lang yung 69 weeks. Pero itong 7 week, sabi nga, yung natitirang isang linggo, hindi 7 week, 7 years, pero 1 week, sa Daniel 70 weeks. Ang sabi pong ganyan, ay ito raw po ay kakaiba, sapagkat judgment po ito. Yung sa 8 plagues ng Book of Exodus, it is just for a moment. Saglit lang po, isang, sabi nga po ay hindi ito nagtagal. Sabi maaaring half a day or the whole day. Pero etong mangyayari sa 7 taong kapighatian. Sabi ho doon, sabi nga ay mamaya ipapaalam kung hanggang kailan po ito. And then ang sabi doon, they commanded not to harm the grass, pero sabi doon, or anything, but only those men who do not have the seal of God on their foreheads. Sino ho yung may seal sa foreheads? The 144,000. At yan ho ay nanggaling mula sa tribe ng mga, mula sa 12 tribes of Israel. Sabi ho doon, wag mong i-harm, wag mong pakikialaman ang mga grass. At, sabi doon, ay ang iyong kakagatin lang, ang iyong ito-torment, ang iyong pahihirapan, very specific. Sabi doon, yung mga walang tatak doon sa foreheads. Akala ho natin si Satan lang ang may tatak na 666. Originally ho, sa Panginoon yan, talaga hong iniimi, kina-counterfeit lahat ni Satan yung ginagawa ng atin pong Panginoon. Why? Natural, kaya nga kina-counterfeit, gusto niya gayang-gaya. Kaya may tatakan din po. Pero ito, sabi doon, only those men who do not have the seal of God. Kaya kung walang seal of God, wala naman pong ibang may seal dyan, kundi yung 144,000 coming from the 12 tribes of Israel. Sila lamang ang hindi nyo pakikialaman. Hindi nyo sila gagalawin. Yun po ang sabi nga po ay instruction na narinig po ni John. Kaya makita natin, ang gagawin ho ng locust na ito, ang kanilang crops, ay walang iba kundi ang mga tao. Can you imagine? Hindi kakainin yung mga halaman. Ang kanilang gagalawin at ito torment, walang iba kundi yung mga tao, walang tatak ng Diyos. Yun ang napakalinaw. Kaya ang purpose nito is to torment people. Tormenting people, na ibig sabihin ay ang kanilang purpose is to hurt people. Sabi nga, pahirapan, at maging in pain ang mga tao sa panahon pong iyon. Kaya ang tawag nga natin dito ay balang. At makikita natin, yan din po ay nangyari sa Joel chapter 3, I think. Yun po yun. Now tingnan natin verse 5. And they were not given authority to kill them, but to torment them for 5 months. Sinong ito torment? Yung walang tatak. Sa kanilang foreheads, yung walang tatak ng ating Panginoon. Their torment was like the torment of a scorpion. Alam niyo ba na, kayo po ba'y naranasan yung makagat ng scorpions? Di ba pag nakagat ay talagang mamamaga, napakalaki, pamamaga. At minsan no, hindi kayang abutin ng isang linggo. Pagka hindi ka pa uminom ng antibiotic, talagang hirap na hirap ka. Palagi ko ho, yan ay ordinaryo pa lang. Iba pa ho itong mangyayari doon sa 7 taong kapighatian. Kaya sabi doon, they were given authority, sabi doon, they were not given authority to kill them.
Kaya ibig sabihin, sila ay ito-torment lang talaga. Hindi, sila ay mangangagat pero hindi magdudulot ng kamatayan sa tao. The very purpose is to torment the people talaga. Ang purpose ay talagang saktan lang ang tao. Ano po? When it strikes a man, sabi doon, in those days, sandali po, mali po yung basa ko, ano? Basahin po natin ulit, verse 5. And they were not given authority to kill them, but to torment them for 5 months. 5 buwan, ano po? 5 months, ang sabi po doon, ang gagawin ng torment. Kaya ang sabi nga, baka yan daw po ay mga buwan ng May to September. 5 months eh. May, June, July, August, September. 5 months po. Kaya merong certain period. Ano po? In 5 months, wala ang gagawin do yung mga locust na yon kung hindi i-torment, saktan yung mga tao na walang tatak ng Diyos. Ano po? Kaya makikita natin. Kaya ibig sabihin, tingnan ho natin, wala verses 1 to 5. Ano ho? Merong instruction eh. Merong binibigay na instruction sa kanila. At sino ho ang nagbibigay ng instruction na yan? Who is in charge para sa lahat ng bagay na yon? Of course, si Satan. Pero sino ang nagpahintulot? It was God, ang sabi po doon, ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng kapahintulutan. Naalala niyo ho yung kay Job? Sabi ni Satanas, eh yan naman si Job, kaya mo pinagpapala. Eh, kaya yan sumusunod sa'yo dahil pinagpapala mo. Sabi ho doon, binigyan siya ng kapahintulutan. Pero itong 7 taong kapighatian, marahil ang sabi ho ng Lord, I am now giving you the rights to do what you want to do. Anyway, yan ay mga tao mo. Kaya can you imagine? Ang diablo ho ay nagpunta rito, literally, to destroy, to steal, to kill. Sirain ang tao. Wasakin ang tao, nakawin yung plano ng Diyos, yung buhay na walang hanggan, yun ang plano ng diablo. Bakit hindi ho nakikita ng tao? Hindi alam ng tao, pinaglalaruan tayo ng diablo o ng kadiliman sa lupang ito. Na kung saan ang binibigay na katotohanan, sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it more abundantly. Naliwanag po, nagkaroon ng comparison. Si Satan ay nagpunta sa lupa para pumatay, sumira, wasakin ang ating kabuhayan, ang ating future. But God, Jesus came that we might have life and have it more, sabi po doon, to the fullest. Alam ng God, we are in curse. Tayo na sa ilalim ng under curse tayo. Pero ang Diyos ho, hindi ho tumahimik sa langit. Nagkatawang tao bumaba at para tayo po ay magkaroon ng kapatawaran. Alam niyo, the very heart of the book of Revelation is repentance. Bakit ipinasulat at ipinakita yan kay Juan? For people to know and understand what God wants for the people is to repent. Return to God. Go back to God. At alam niyo, kahit sa 7 taong kapighatian, still God's grace is so abounding. Can you imagine dun sa chapter 7 natin? There were multitudes nagnaligtas because of the sabi nga, preaching of the 144,000 in the 7 Great Tribulation period. Kaya ibig pong sabihin, the very heart of God, God doesn't want anyone to perish. Ayaw ho ng Diyos na mapahamak ang tao. Kaya lang, pinipili ho ng tao maniwala kay Satanas kaysa paniwalaan ang Diyos na buhay na totoong nagmahal at umibig sa atin. Kaya makikita natin, God is giving His judgment. Kaya kung titingnan ho natin, there was so much anguish. Sabi doon ay, ang locust ay patuloy na nag-i-inflict ng pain, hurts, ano po? Eh kakaiba ho itong mararanasan. Eh tayo nga lang ho, ako nga lang ho, injection lang, takot na ako, edi yung makagat ka pa. Praise God, at ang Diyos ay napakabuti. Kaya ibig po sabihin, this is hellish. Talagang impyerno ang gusto mo ng impyerno? Okay, ibibigay sa'yo. Now is the time. Sabi doon, today is the day of salvation, tomorrow might be too late. Kaya sabi doon, ang torment, katulad ng pagkagat ng scorpion. Ano po? In verse 6, in those days, men will seek death and will not find it. They will desire to die and death will flee from them. Tingnan niyo ho.
Hans, parang di ba tayo pag nasasaktan, sabihin natin, mabuti na lang, mabuti pang mamatay na lang eh. Hirap na kami. Yan ho ang sinasabi ng mga tao sa 7 taong kapigatian. Pag pinakawalan yung locust, yung demons, ano po, ng locust na yun. Sabi ho doon, ang kanilang purpose is to torment people, ano po, na walang tatak ng Diyos. At ang may tatak lang naman po dyan ay yung 144,000 coming from the tribe of Israel. Kaya ang sabi ho ng verse 7, ano po, they wanted to commit suicide, hindi ho nila makukuha yan. Sapagkat in 5 months, ano po, literally 5 months, ano po, specifically 5 months, yung torment na mangyayari sa buong kalupaan, ano ho, ipaparamdam ho ng Diyos ang kanyang galit, ano ho. Kasi ho, judgment na ho ito eh. Hindi ho katulad sa atin, yung tribulation natin ngayon, minsan nangyayari because sabi nga natin, pinayagan ng Diyos para tayo matuto, para lumago sa pananampalataya. Pero ito ho, judgment po ito, ano ho, magkaiba ho iyon. Verse 7, tingnan niyo ho yung description na binigay. The shape of the locust was like horses prepared for battle. Kapag sinabing battle, ibig sabihin, armies yon. Marami yon. Amen po? Battle eh. Ano ho? Ibig sabihin ay napakarami nito na magto-torment sa buong mundo. Prepared for battle on their heads. Tingnan niyo. Bilugan niyo ho yung sabi nga ay like. Mula sa verse 5 hanggang doon sa mga susunod na talata, lahat lagi ho merong like. Sapagkat sinasabi ho kung ano ang hitsura nito. Can you imagine, sabi ko nga, nakakatuwa naman si St. John. Siya ho ay 90 plus na sa, sabi nga po, ay, nung ito po ay ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Pero still nakikita pa rin niya. That is the wisdom and the power of God. Sabi ho doon ay, on their heads were crowns of something like gold and their faces were like the faces of men. Kaya merong koronang ginto. At ang sabi ho doon, alam nyo talagang ang Diablo ay mga KSP. Ano ho? Kaya may koronang ginto. Gusto nila sikat. And their faces were like the faces of men, tao. And their hair like women's hair. And their teeth, ito ang gusto ko. And their teeth were like lion's teeth. Can you imagine? Dito ko sa panahon natin, sabi ho ng Peter, makikita natin ni St. Peter, Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Si Satanas daw po ay, sabi ngayon, niloloko tayo na tayo ay sasakmalin. Hindi naman niya tayo masasakmal sa panahon natin ngayon dahil wala naman siyang ipin. Takot lang eh, tatakutin ka lang. Saywar niya lang yun. Pero eto, ang sabi ko doon, their teeth were like lion's teeth. Aba, may ngipin ka na ngayon. Sa 7 taong kapigatian, in 5 months, yung lion, sabi doon, yung locust na yon ay may ngipin katulad ng lion na ang sabi pong ganon, yung panahon natin ngayon, walang teeth. Ngayon, meron na. Sapagkat, sabi nga natin, gusto nyo yan, sige, make your day. Hanggat may panahong mag-repent, tayo po ay mag-repent na. Tomorrow might be too late. Verse 9. Ay, ano sabi ho doon? And they had breastplate like breastplates of iron. Ba? May breastplate pa. Ano ho? Naalala niyo yung Ephesians chapter 6? Ano po? Nasabi nga po ay breastplate din. Kaya talaga naman nung yan ang intensyon ng Diablo, ni Satanas, ang gayahin at gayahin para magmistulang. Sabi nga po ay maloko niya ang tao. Kaya meron breastplate, ano po, and the sound of their wings was like the sound of chariots with many horses running into battle. Ano ba yung tunog ng chariot? Tugutug, tugutug, tugutug. Hirap ka na, binging-bingi ka pa. Sa naririnig mo, ibang torture po itong mangyayari in 5 months. Ano po? Ang sabi ho doon, running into battle. They had tails like scorpions. Ano ho? Merong tail. Tingnan niyo ho yung description na binibigay ni John sa locust na ito. They have tails like scorpions and there were stings in their tails. Ano po? Their power was to hurt men
5 months. Again, inulit-uli. Parang ang nakikita natin, sabi doon, ang kanilang buntot ay may kapangyariang manakit ng tao. Ano po? Yung buntot lang ho eh. Eh meron pang teeth. Ano ho? Meron pang ano ho sa, kung, sa kanyang katawan. Kaya, ibig ko sabihin ay talaga ho, sabi nga ay torment. Ibig sabihin ay prepared for battle, talagang equipped. Armed, ano po, for battle. At ibig sabihin, eager to do their mission to torture men. Para hong uhaw na uhaw, sabik na sabik. Ano ho? Alam niyo ang Diablo, tuwan-tuwa siya pag ang tao ho ay nahihirapan. Si Satanas ay enjoy na enjoy pag nakikita niya ang tao in pain, in hurt. Ano ho? Kaya sabi natin, makikita ho natin doon po sa verse 11. And they had as king over them the angel of the bottomless pit. May king. Saka naman nakakita ng yung locust ay merong king. Ano po? Yan ho ay walang iba kung hindi si Satan. Si Satan ho ang lahat ng nagmamaniobra niyan. Pero under the permission of God. Ang binibigay ng Diyos na yung kapantulatan ay limited lang po kay Satan for 7 years. Ano po? Sapagkat God is pouring out, sabi nga po ay, yung kanyang God's wrath. Bakit ho ganon, pinayagan ng Diyos? Kasi parang nakikita natin, gusto niyong paglingkuran ang Diablo, sinusunod niyo ang Diablo, then ibibigay ko sa inyo. And that is part of God's outpouring, God's wrath sa tao. Yun ang gusto ninyo, ipatitikim ko sa inyo. At alam mo natin, ang gusto ng Diablo to destroy us. Sirain tayo. Tuwan-tuwa ho ang Diablo. Kaya mag-isip-isip po tayo. Ang Diablo, ang intensyon niya, sirain tayo. Pero ang Diyos, ang intensyon niya, ibalik tayo sa Diyos. Sapagkat may buhay na walang hanggan, no pain, no famine, no war, ano po, sa harapan at presensya ng ating Panginoon. Tingnan po natin yung difference na inaalok ng Diyos sa atin at yung inaalok ni Satanas. Kaya ang sabi diyan, verse 11, sabi doon, at the bottomless pit, sabi nga, may king yung locus of the bottomless pit, whose name is, tingnan po natin, Hebrew is Abaddon, but in Greek has the name Apollyon. Kaya alam na natin, ang sabi nga natin, ang pinaka-ruler nito, ang nangunguna nito, walang iba kundi si Satan. Sabi ho doon, ang ibig kong sabihin ng Apollyon, the destroyer. Eh sino ho ba ang tinatawag na destroyer? Ano po? Sa banal na kasulatan, wala pong iba kung hindi si Satan. Hebrew is Abaddon, but in Greek, he has the name Apollyon, the destroyer, the leader, the leader of the locust. Ano ho? Kaya makikita ho natin ay talagang, sabi nga, alam niyo ba kasi ang mga demons, may mga ranking din ho yan. Ano ho? Makikita ho natin yan sa Ephesians chapter 6, verse 12. Ano po? Kapag pinag-aaralan ho natin yung mga, kahit po ang mga anghel ng ating Panginoon. Kaya di ba meron pong Angel Michael, Gabriel, at si Lucifer, pero dahil nag-asam na maging katulad ng Diyos, kaya itinapon dito po sa lupa. Okay? Kaya ang sabi doon ay Abaddon at Apollyon, meaning to say deceiver. At sabi nga natin, ay yan din po ay sinabi ni Paul, ano po, sa kanyang mga letter. And then, kaya ito po yung mangyayari, sabi ho doon, ay ang mangyayari sa 7 taong kapigatian pag binlo yung ika-5th trumpet. Kaya ang sabi ho doon, ay ilan daw po, ang sabi doon ay still, makikita ho natin ay in 5 months, ano ho, ay sila po ay talagang, sabi nga, makararanas ng inpain. Gusto ko lang kong basahin yung Proverbs 30, verse 21. Nang sabi doon, the locusts have no king, yet they all advance in ranks. Kaya makikita natin, yet this particular locust
ay meron pong tinatawag na king. Can you imagine, sinabi pa ho sa Proverbs 30 verse 27 na ang locust ay walang king. Pero dito sa pitong taong kapigatian, sa fifth trumpet, ano po, pag ito po ay binlo, inudyat ang ikalimang trompeta, ikalimang sabi nga po, outpouring of God's wrath, ano po, ay makikita ho natin, ang sabi ho doon ay outpouring of God's wrath, yung pong pangungunahan ito, walang iba kundi si Satan. Yun ho, yung ikalimang, sabi nga ay fifth trumpets, ano po, na kung saan ay kasama sa binuksan, doon sa, ano po, sa scroll na yon, yung pong panglima. Now, tingnan ho natin, verse 12. One who is past, behold, still two more woes are coming after these things. Kaya, ngayon po, pagkatapos ng fifth, of course, iboblo naman po iyong ika-anim. Verse 13, then the sixth angel sounded. Ano po? Ayan, sabi ho doon, then the sixth angel sounded and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God. Ano po, sabi doon ay narinig ko, ano po, may narinig ho siyang boses mula po doon sa tinatawag na apat na horns. Ano po, ipapakita ho kung ano yung tinatawag nating golden altar. May apat na horns po iyan. At ang sabi niya, may narinig akong tinig. Ano ho, ano ho kaya yung tinig na iyon? Ang sabi noon ng verse 14, saying to the sixth angel who had the trumpet, release the four angels who are bound at the great river Euphrates. Ayan po. Sabi ho doon, release the four angels who are bound at the great river, at the great river Euphrates. Ayan po. Ano ho yung sinasabi ho dyan? Sa great river of Euphrates. Ano po? Sabi natin, basahin pa po natin. Sa verse 15, so the four angels who had been prepared for the hour and day and month and year were released to kill a third of mankind. Ayan. Tingnan nyo natin, bakit Euphrates? Bakit ho, great river of Euphrates ang sinabi? Ang sabi ho dyan, sa verse 16, saying to the sixth angel who had been, release the four angels who are bound at the great river. Meron daw pong four angels na nakakulong, nakabound doon po sa great river of Euphrates. Ano ho ang connection nito sa river of Euphrates? Balikan ho natin. Euphrates is associated, ano po? Sabi natin, with the landmark of ancient Babylon. Ang Babylon po ay Iraq, ano po. Pero tingnan ho natin doon po sa book of Genesis na makikita natin yung kasaysayan. Euphrates is also associated with the first sin. Sapagkat sabi natin, ang Garden of Eden ay naroon sa Babylon, Iraq, ano, somewhere there. Kaya diyan ang iyarit na ganap yung unang pagbagsak ng tao, yung kasalanan ni Eva at ni Adan. Pangalawa, diyan din po nang galing sa river, malapit diyan po mismo sa river, great river of Euphrates, the first murder. Sino ho yan? Naalala niyo po? Si Cain. Pinatay si Abel. Genesis chapter 4, verse 16. Yan din po yung the first organized. Tingnan niyo, si Satan organized talaga. Kaya ho, mga Kristiyano, isang malaking insulto sa atin kung tayo mismo hindi organized. Quiet time natin, hindi organized. Ang pagbabasa ng Bible, ang pananalangin, hindi organized. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi organized. Isang word, shame on us. Bakit? Kung si Satanas nga organized, bakit tayo? We are serving a true God. Sabi ho doon, the first organized revolt against God. Genesis 11, 1-9. Can you imagine si Nimrod, nagawa niyang pag-isahin ang lahat ng tao. Para sabi ho doon, anong gusto niya? Para sabi nga ay, maabot natin ang Diyos. Kita niyo, talagang inahabol siya. Ang lagi niyang gusto, to be like God. Of course, yan ay under the anointing influence of the devil. The first organized revolt against God, yung pong Tower of Babel, para maalala niyo po. The first war confederation,
Yan po ay Genesis chapter 14, verse 1, and the first dictatorship. Genesis chapter 10, verse 8 to 10. Yan pa rin po yung tinatawag po natin kay Nimrod. Ano ho? Yan ho. Kaya makita natin bakit evil yung lugar na yon. At kung titingnan ho natin sa last episode po, yung pong mga gitna po natin, yung Babylon is fallen, malalaman ho natin yung kompletong kwento niyan. Kaya po, sa darating pong panahon, naalala niyo po yung Laodicean Church, ano po, ang Babylon ay hindi na ho siya bansa. Ang Babylon ho ay, sabi nga po, ay human opinions, human system na po. Yan ho, sapagkat ang idinideal na ho ng Diyos ay hindi na kasalanan. Ano ho, sapagkat tapos na ho niyang i-deal yan sa krus ng Kalbaryo, ang dinideal ng Diyos ay ang pagre-rebelde ng tao. Anong meron si Satanas at hindi natin maiwan si Satanas sa buhay natin. Bakit higit siya ang prioridad sa buhay natin? Samantalang merong higit na Diyos na mas dakila at mas maganda ang kanyang plano para sa atin pong mga buhay. Amen po. Nawa ho, napapakinggan niyo po, you have to share this to your loved ones and family. Hindi ho ganun kadali ang buhay sa 7 taong kapighatian. Ano po? Now, tingnan ho natin. Sabi doon, there will be the release of the 4 angels who are bound at the great river Euphrates. Ano po? Kaya i-release iyon. And sabi doon, sila ay palalayain. Ano po? And then, verse 15. So, the 4 angels who had been prepared. Ano po? Kanina ko, ay sabi nga, locust. Na sabi nga, ay ang mukha pa lamang is scary na. Ano po? Tingnan natin. Sa itong 4 angels nito, they had been prepared or permitted or allowed for a certain period. Sabi doon, for the hour and a day and a month and a year. Ano po? Yan daw po yung mangyayari. Prepared for a specific purpose. Talaga, sila po ay, kumbaga ay, merong yung mga sabi nga po, yung angel, yung 4 angels na yun na sabi nga are bound, ay talagang itinalaga na time will come, kayo ay pakakawalan. Parang katulad doon ng bottomless pit. Pakakawalan lahat yung mga nando doon. And then, ang sabi yung ganon, sabi ng verse 16, ayan po, tingnan natin. Verse 16, the number of the mounted troops was twice 10,000 times 10,000, and I heard their number. Sa ibang translation po ang sinabi, they are 200 million armies. Ibig sabihin po, ito ho yung armies na talagang sabi nga ho ay lulusob, ano po, and they were released to kill 1/3, ano po, of the population of the earth. The number of mounted troops was twice. Ito daw po yung sabi nga natin, yung troops na ipapakita, ano, ilalabas. The horses and riders I saw in my vision, verse 17, look like this. Their breastplates were fiery red. May relationship po ba ito sa chapter 6? Na yung pong tinatawag na, di ba, sabi natin, ay the first horse is si Satan, the Antichrist, ano, di pala si Satan, the Antichrist, ano ho, di ba? And then the fiery red horse na magbibigay ng war, di ho ba? Bloody, ano ho. The horses and riders I saw in my vision looked like this. Their breastplate were fiery red, dark blue, and yellow as sulfur. The heads of the horses resembled the heads of lions, and out of their mouth came fire, smoke, and sulfur. Meaning to say, ito ho yung sabi nga ay papatay sa tao. Tingnan natin, verse 18. By these 3 plagues, 1/3 of mankind was killed. Verse 18 na po tayo. Sabi doon, was killed by the fire, and the smoke, and the brimstone, which came out of their mouths. Na po. Kaya ano yun? Apoy, usok, asupre na magmumula doon sa kabayong iyon. At ilan daw ang dami? 200 million. Napakarami ho noon. At ang sabi ho doon sa verse 19, for their power is in their mouth and in their tails, for their tails are like serpents having heads,
with them, and with them, they do harm. Ano po ang hitsura daw? Sabi doon, sila'y may kapangyarihan. Ang kanilang kapangyarihan ay nasa kanilang bibig. Siguro ho, magbubuga ng apoy. Ano po? Their mouth and in their tails, sa kanilang buntot. Ano po? At sabi doon, ang kamukha nito ay katulad ng ahas. Having heads, and with them, they will harm. Ano po? Verse 20. Okay? Sabi po doon. Kaya makikita natin, verse 20, but the rest of mankind, tingnan nun natin, but the rest of mankind who were not killed by these plagues, ano po, sapagkat sabi nga natin, ay ilan daw po ang mamamatay? One-third. May nangyari ng one-third nung nakaraan, may one-third uli. Ngayon ho, ay sabi natitira na lamang, siguro marahil, more or less 50% of the population. Ano po, kaya, sabi ng verse 20, but the rest of the mankind who were not killed by the plagues did not repent of the works of their hands, that they should not worship demons and idols of gold, silver, brass, stone, and wood, which can neither see nor hear nor walk. Verse 21, and they did not repent of their murders or their sorcerers, their sexual immorality or their thefts. Nakakalungkot po na kahit na nakikita na nila yung nangyayari, still, hindi pa rin ho nila nakita na ang dapat nilang gawin to escape the horrible na nangyayari sa panahon pong iyon. Isa lang ho, ang pagsisisi. Repentance po. Kaya po sabi natin, ang pinaka, the heart of revelation is for people to return to God. Magbalik loob sa Diyos. Tingnan niyo ho, nakakalungkot, sabi doon, yung lahat ng naiwan, hindi pa rin nilang nagawang lumapit sa Diyos. Hindi pa rin nila nagawang magpakumbaba sa Diyos. Hindi pa rin nila magawang tumawag sa Diyos. Yet, ang sabi po doon, they did not repent of their murders or their sorcerers or their sexual immorality or their thefts. Still, they worship the idols. Ang sabi ho ng verse 20. Ano po ba ang dapat kailangan pang gawin ng Diyos para ikumbinsi tayo? Mahal po tayo ng Diyos. At ang sabi ng Bible, God doesn't want anyone to perish. Sa panahong iyon, sa pagkakataong iyon, ang inahanap lang ho ng Diyos, magsisi po tayo. Doon po sa 7 taong kapigatian, still, ang Diyos po ay nakahanda pa rin magpatawad. Kaya nga may 144,000 to preach the gospel, to preach the love of God, to preach ang kaligtasan na ibinibigay ng atin pong Panginoon. Kaya kung hindi ho tayo ngayon magre-repent, ano ho? Sabi nga, ang sabi ho rito, nais ho ng Panginoon, repentance and rest in His faithful, in His forgiveness. Ano po? Tayo ro po ay magsisi at tayo po ay magpahinga sa walang hanggang pagpapatawad ng Diyos. Alam naman ho ng Lord, hindi ho inahanap ng Diyos ang perpektong tao. Ang inahanap po ng Diyos ay yung mga taong aaminin, ako'y makasalanan. At kung wala ka po sa akin, ako'y walang magagawa. Samahan mo ako at gawin mo akong karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Ang kailangan lang ho natin, bumalik tayo sa krus ng Kalbaryo at magpakumbaba sa atin pong Panginoon. No one can stand before God kung tayo po ay, sabi nga ay, haharap tayo sa Lord, lahat po tayo makasalanan. Pero kung tayo po iharap sa Diyos na merong pagsisisi, ano po, tatanggapin siya as Lord and personal Savior. I-appropriate po natin yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, yung kaligtasang libre na nais ibigay ng Panginoon. Now is the time to repent. Tomorrow might be too late. Ang susunod po ay maaring maging uli po ang lahat sa atin. At ang nais po ng ating Panginoon, sabi ho ng Isaiah 30:15, ano po, sabi ho doon ay makikita natin, sabi nga ay yung katigasan ng ulo ng tao. Nais po ng Diyos sa atin pong panahon ngayon. Let us come to God humbly and repent of our sins. Kung tayo po ay nanlalamig, lalo na po sa panahon ngayon, nang sabi nga po ay panahon ng pandemic, palagi ko po, ito na yung panahon na kahit sabi nga ng ibang preacher,
eh itong nangyayaring pandemic, tuldok pa lang sa mga mangyayari pa sa darating na panahon. At kailangan kung hindi pa darating ang ating Panginoon, higit na marami pa ho tayong mararanasan. Kaya ang prayer natin, Maranatha, come Lord Jesus. Tayo po ay umuko at pumikit sa oras pong ito. Naalala ko ho yung panalangin ni David. Ito ho ay, di ba may prayer si David? Search me, O God, and know my thoughts. If there be any wicked ways in my life, in my heart, forgive me, Lord. That is the very cry of his heart. Search me, O God. Nawa, ito rin po yung maging prayer natin. Na every time na tayo po ay dudulog sa Lord, Lord, siya sa atin mo ang puso ko. At kung meron kang nakikitang hindi tama, hindi maayos, at magiging daan para ako'y tumalikod sa iyo, hindi ko maramdaman ang presensya mo. Ako ay maging lukewarm sa iyo. Search me, O God, and know my thoughts. And if there be any wicked ways, God, just bow your heads. Bow your heads before the living God. The God who is sovereign, powerful, loving. Na nagsasabing ayaw niyang isa man ay mapahamak, mapunta ng apoy ng impyerno o maranasan ng 7 taong kapigatian. Ang Diyos ay nasa tabi lang natin. At kung tayo po ay magpapakumbaba, gaya ng panalangin ni David, search my heart, O God. Search me, Lord. Siyasatin mo ang aming buhay, ang aming puso. Siyasatin mo, Lord, ang aming paglilingkod, kung nasa tama, kung nasa maayos. Siyasatin mo, Panginoon, ang aming pakikipag-ugnayan at pakikipag-relasyon sa iyo. At kung meron pong mali, Panginoon, ayusin mo, O Diyos, tulungan mo akong magpakumbaba. Tulungan mo akong tumawag sa iyo. Tanging ikaw lang ang makapagbibigay ng kasagutan, kalutasan sa buhay namin, Panginoon. Search me, O God, and know my thoughts. If there be any wicked ways, if there any sin that you can see in our hearts, if there be any lukewarmness, if there be any bitterness, unforgiving spirit, envy, kung meron pa, Panginoon, sa buhay namin na minamahal namin ang mundo kaysa sa iyo, pinaglilingkuran si Satanas kaysa sa iyo, Lord, ang aming pong napag-aralan ay maging awakening, Panginoon, sa amin, maging enlightening. Enlighten us, Lord. Maliwanagan kami, Panginoon. Open our eyes. Open our understanding. Open our hearts, Lord Jesus. At hindi po maging huli ang lahat sa bawat isa po sa amin. Lord, we cry out to you, God, for the salvation of our families, for the salvation of our loved ones, for the salvation of our friends, for the salvation of our neighbors, and for the salvation of our nation, Panginoon, and the whole world. Lord, we pray, gamitin mo po ang iyong body of Christ to preach your word, Lord, powerfully. Anoint us, Lord, and to reach out the perishing souls in the name of Jesus. Panginoon, inihingi po namin sa inyo, samahan mo po kami. Give us the burden, give us the compassion, Lord, to win our families in the name of Jesus and to serve you, Lord, wholeheartedly in this end times, in this last days, Lord, in Jesus' name. Gamitin mo po ang bawat isa. Salamat po ng marami sa mga katotohanang ipinahayag mo sa amin at mga kapahayagan na amin pong narinig. Huwag itong matapon, Panginoon, at manakaw ng kaaway. Maitatak sa aming puso ang banal na kasulatan ay nagsasalita at nagpapahayag na, cause us, Lord, to be alarmed. To be alarmed. And as you sound the alarm, Lord, sound the trumpet for your people to know and understand that there is hail, that there is coming, that there is judgment, Lord, that there is the outpouring of God's wrath, Lord,
in the coming days, Lord. In Jesus' name, make us ready and prepared na kapag dumating ang rapture, kami po ay hindi maiiwan at ang aming pamilya at mahal sa buhay. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Salamat po ng marami at patuloy kaming nananampalataya sa aming pong pinagdadaan ng krisis na ito. Wala pong matatransmitan ng COVID-19 because we believe we are under your divine protection. Panginoon, ikaw na nasa amin, Panginoon. Ikaw na kami na, kami po ay ilalagay mo sa iyong malabay na pakpak, Panginoon. In the name of Jesus. Protect us, Lord. In Jesus' name, by your blood, cover us tightly with the blood of Jesus. And there will be no transmission of COVID-19, walang aksidente, disgrasya, sunog, kalamidad, bagyo, lindol. Lord, keep us safe and protected by your blood, by your word. And we claim your promises in our lives as you provide the needs of your people. And we trust everything into your hands. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. God bless you all. At nawa po ay naiukit ang mga narinig po nating katuruan na tayo po ay magbibigay alarma sa atin for us to be ready and be prepared sa coming ng ating Panginoon sa rapture. At panalangin po natin, walang maiiwan. Again po, kami po ay nag-aanyaya sa inyo na kayo po ay kung meron pa po kayong di napapanood sa atin pong Project Parousia, ay inayaan po namin kayo na meron po kaming mga serious teachings dyan ng Book of Daniel. Kung wala, hindi pa po ninyo napag-aaralan ng Book of Daniel, meron po tayo dyan, yung 12 chapters po natin ay napakaganda. Sabi nga ho ng Project Parousia, ang tagline ng Project Parousia, walang tunay na paghahanda, kung walang sapat na kaalaman. Ano po? At magkakaroon ho ng kaalaman sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po ng marami sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please don't forget to subscribe. Ano, click subscribe and the button bell doon po sa Project Parousia. And make comments. Kung may questions po kayo, pwede kayong magbigay ng questions or suggestions. Ano po? O mga topics na pwede natin pag-aralan after the Book of Revelation. Kami po ay nakahanda sa mga suggestion inyo. Kaya po, nawa po, Project Parousia ang ating YouTube channel. God bless you all. At sabihin po natin, keep safe, protected, and covered by the blood of Jesus. To God be all the glory. Amen.